Marami sa atin nagsasabing hindi biro ang maging isang ulilang anak. Ngunit paano kung sa ibang banda ay ang mga magulang ang maging isang ulila at mawala ng kinakasama upang itaguyod ang naiwang pamilya? Si Tatay Pedring Katubig, nakapagpatapos ng anak na magna cum laude sa kolehiyo bilang isang delivery rider. Iginapang ni Tatay Pedring mag-isa ang pag-alaga sa kanyang dalawang anak na si Nona at Bea. Ano ba ang mga kwento sa likod ng paghihirap at tagumpay ng pamilya Katubig? Alamin natin yan mismo, kasama sila upang makipagkadamustahan. Mga kada, kasama na natin ngayon. Ayan, papasok na sila sa ating Kada Umaga stage. Si Tatay Pedring Katubig kasama ang kanyang dalawang anak na si Nona and Bea Katubig. Good morning po, Tatay Pedring. Welcome po sa Kada Umaga. Hello, Nona. Morning. And hello, Bea. Morning. Upo po tayo. Ayan. At Tatay Pedring, mati po muna kayo sa mga kaibigan nyo. Ay, mga kabarkada niya. Mga kabarkada niya, kada, tay. Mga kada. Oo, batiin mo na, tay. Sa lahat na, kasi hindi naman pwedeng isa-isahin sa sobrang dami. Oo nga, baka hindi tayo matapos, tay. Hindi matapos. Palabirin sa lahat na lang. Para isa. Tay, masayahin ka po, ay, eh, no? Sa dami ng inyong napagdaanan, tay. Ay, ikwento naman natin, tay. Kwentuhan mo naman kami, tay. Ano po ba yung buhay ninyo noon? Noon naman, nung umpisa, masaya naman kami kasi nagtutulungan kami mag-asawa. Kung ako man maglalaba, siya naman magsasampay. Kung ako mamlansya, siya naman magtutupi. Tay, pasensya na po if kailangan namin ipakwento sa inyo para mas maraming kada natin yung ma-inspire sa inyong kwento, tay. Ano po bang nangyari sa ilaw ng ating tahanan? Actually, nagbubuntis pa lang siya nitong panganay ko. Alam na niya na high blood siya. Tapos, ang ano ko nga sa kanya, nung time na bago siya wala, sana magpa-check up siya kasi bigla siyang lumaki. Mm-hmm. Yan sabi niya sa akin, noon pa naman na alam na natin na high blood ako, ganyan. Wala naman nangyari sa akin. Sabi ko, sige, kasi hindi ko rin alam eh. Yun, nangyari na nga. Na hindi taong inasahan. 2016 po? 2016, August yun. Nung mawala siya, ang isa pa doon, wala akong trabaho. Kasi kalilio po lang nung natapos yung project pandemic ko. Pandemic po? Hindi, wala pa siyang pandemic. Project. Kasi yung project namin sa Canadian Embassy, natapos siya May 31. Mm-hmm. So wala akong trabaho kasi sabi ko, ipapayos ko muna yung bahay para pag nagtrabaho ko, tuloy-tuloy na. Hindi pa ako naka-apply, wala na siya. Nag-aaral yung dalawa, kaumpisa lang. So parang anong gagawin ko? Paano po natin naitaguyod, tay? Kinausap ko yung dalawa na wala kayong gagawin kundi mag-aral kayo. Basta ako, maghahanap ng trabaho. Ang sabi lang nito, Daddy, kung maghanap ka man, kung magtrabaho ka man, marangal. Yan lang ang feeling. Kumusta kayo noon, Nona, nung mga panahon na yun? Sobrang laking adjustment po yung kailangan namin gawin kasi bukod sa nawala yung mom namin na laging maaabangan namin sa bahay, kailangan namin maghati-hati dun sa naiwan niya. So, kailangan namin ayusin yung communication naming tatlo. Kasi for the most part, nung bata pa kami, ang kausap namin lagi, yung nanay namin, kasi siya yung pag-uwi, galing sa school, magkikwento kami, mama, ito yung ginawa namin. Pero wala na siya kasi. So, natuto kaming maging mas open kay dad, natuto kaming magkaroon ng sarili naming bonding time at doon namin natutunan kung paanong kaya pa rin namin maging pamilya kahit na kaming tatlo na lang. Mahirap din kasi mawalan ng nanay eh. Mahirap din mawalan po ng asawa. Gaano po katagal yung naging adjustment yun nun? Actually, sa akin, parang hindi ako gaanong natagal nag-adjust kasi nakapasok naman ako doon sa isang apps na trabaho lang ako ng trabaho. Umabot ako ng 18 hours. Kaya pag uwi ko, tulog, ito pagising, pagising, ligo, trabaho. Mm-hmm. Tapos pag uwi, parang wala ka nang isipin na iba kundi matulog. Kailangan po natin bumangon eh, no? Parang kailangan po natin magtrabaho kasi may pamilya po tayong minubuhay. Kasi may nag-aaral, magbayaran sa school, tapos yung mga baon nila, yung mga expenses. Sino, kanino mo hingiin? Mm-mm.
so, kailangan wala tayo po talaga. Eh. Walang ibang tutulong sa atin, kundi sarili natin. Pero although natulungan mga kapatid ko, minsan tumutulong ang mga Andun naman po yung mga support system mga na tinatawag. Wala ka na talaga. Pero tatay, ito po. Kayo po'y nakapagpatapos. Itong si Winona, hindi lang basta nag-graduate. Magna cum laude po. Kumusta po ang pakiramdam nun, tay? Masaya naman. Pero hindi pa siya natatapos. Parang, pero pa. Kasi kumuha siya ng iba pa. Ngayon, si Winona ay kumukuha ng law. Ikaw ba, Winona, talaga bang pinush mo na ikaw ay maging magna cum laude noong mga panahon na yon? Yes po. Kasi nung nawala po yung mommy ko, grade 10 po ako noon. Tapos, nag-promise po kasi ako sa kanya na magkakaroon ako ng award. Sa kasamaang palad po, nawala siya. So, nung high school pa lang po ako, nagpursige na ako na para kay daddy naman to. Para kay daddy itong mga award na to. So, by the end of my grade 10, na-awardan po ako model student. Mm-hmm. Tapos, yun din po yung year na nagkaroon po ako ng pagkakataon na ma-address yung student body. So, nagkaroon po ako ng speech. At yun po yung first time na nakita kong umiyak yung dad ko habang nagsispeech po ako. So, at that point, sabi ko, okay, from now on, lahat ng achievements ko ay achievement ng tatay ko. Kaya hanggang nung nag-undergrad po ako, hanggang ngayon po sa law school, it's all for my family po talaga. Ang sarap lang gawin yung mga bagay na yun pag alam mong para sa pamilya mo. Diba? And Bea, ikaw, kumusta naman yung buhay natin? Bunso eh, no? Yes, okay lang naman po ako. After nung pagkawala po ni mommy. So, I'm sorry. Kasi, na-depressed po ako. And because of that, sobrang laking impact nun sa akin. Yung adjustment period ko po, like, sobrang tagal. It took me years para ma-address na. Oh my God, wala na akong nanay and everything. Pero I was so thankful na yung nandito po yung kapatid ko, dito po si daddy. Na thankful ako na naiintindihan ni dad na ganito po yung pakiramdam ko na wala akong nanay. At because of that, pinursige ko pong magpatuloy pa. So yung course ko po na kinuha, actually it was a promise from my mom din as well na siya po yung talaga yung sinabihan ko na kailangan kong kuhanin to kasi gusto ko siya at mahal na mahal ko to. So kahit ngayon na medyo nahihirapan ako, gusto kong mag-give up, wala. It's not even like a choice na mag-give up na kasi andito po yung tatay ko na mahal na mahal ako at yung ate ko na sinusuportahan ako. So, kaya yun po. Anong course kinukuha mo, Bea? I took forensic science po. So, Bea, anong message mo kay Ate Winona and kay Daddy? Ate, thank you so much sa pag-intindi sa akin and sorry na hindi ako makakauwi lagi. Nakatira na po kasi ako sa Cavite. So, magkahiwalay na kasi kayo ng tirahan. Kayo po, kayong tatlo. Sinamahan ko ito. Ito, nasa UP kasi ito. Mm-hmm. Ito, Lasal Dasma kasi itong isa. So, malayo. Iwahiwalay. Gaano po kahirap yung time? Meron po ba kayong mensahe para kay Winona at Bea? So, para sa akin naman, mag-ayos lang silang mag-aaral. Okay na ako. Kasi ako, nagtatrabaho naman din ako ng na makasuportahan silang dalawa. Kayo po yung nagtatrabaho 15 to 18 hours a day, tay? Oo, talaga. Kasi, yung lalo na yung nagba-boundary pa ako, so, kailangan kong makapag-boundary. So, after naman, kasi inaalam ko talaga kung ako kukuha ako ng sarili ko, kung makakabayad ba ako. Yun, sabagay, nakakuha naman ako ng sarili ko. Mm-hmm. Wala po bang masakit sa inyo, tay, mga... Ayun, sakit, dandyan. Pero kung intindi mo naman... Kasi init po, ganyan. Kasi delivery rider po kayo. Nandyan yung init yung... ulan. Ano bang tawag yun? Yung malapit sa disgrasya. Oo, nandyan lahat yun. Pero kung susuko ka naman, ano naman mangyari sa buhay mo rin? Wala. Lahat kayo. So, sa ngayon naman, okay naman kami. Kasi
mayroon na akong sarili hindi na drive. Wow, yun naman, nakapag-ipon na. Hindi ka na nagbabayad ng boundary tayo. Hindi no? Na, monthly na lang. Oh, monthly na lang. Okay na yun tayo. At least alam mo, nakikita mo yung pinagtrabuhan mo. At the end, merong reward tayo na ito yung kasi, hard work. Kasi nung nawala si Macy's, walang-wala talaga. Wala akong trabaho, wala akong sasakyan. Wala. Tapos mag-a-apply man ako, siyempre, nandyan yung minimum. Kasi driver laman lang din ako. Wala man akong ma-applyan na iba kundi driver. So, ang sweldo mo minimum. E paano kung kuryente pa lang, pag-aaral nila, hindi ko na mababayaran yun. Yun na nga, tay. Paano mo nababudget lahat yun, tay? Kaya nga, yung oras ko, ini-overtime po na. Kailangan talaga, kailangan. Tay. Eh, no? Kailangan. Kaya kapag mayroon akong kita, ay, kailangan ko pa. Sige pa. Mm-hmm. Kasi yung sa apps kasi, ang kita mo, sa sipag mo. Mm-hmm. Depende sa sipag mo. So, kailangan talaga doble sipag, doble kayo. Kasi malaki ang kita kung masipag ka. Pero kung wala ka, malaki ang kita, paano ka naman kakita ng malaki kung wala ka namang... Ginagawa tayo, no? Kung hindi ka mag-overtime. Oo, kaya yun. Kaya... Ikaw naman, Winona, ano ang pangarap mo para sa pamilya ninyo bilang panganay? Siyempre, unang-unang po maging abogado. Promise ko po yun sa parents ko. 4 years old pa lang ako. Alam ko nang magiging abogado ako. So, yun po talaga yung main goal. Siyempre, hindi ko naman din po yun magagawa kung wala pong tulong ng tatay ko lalo na. Ngayon po, so, yun nga po, matagal na nagtatrabaho si dad. Kaya ngayon po, kahit na nag-aaral ako, naghahanap po ako ng mga sideline. So, pinagsasabay ko po kasi alam ko po kung gaano kahirap na mag-isa ka lang. So, importante po talaga na bukod sa pagtamo ng pangarap ko ay meron ng teamwork yung family namin. Kasi pag sarili namin iniisip namin, hindi kami magsusurvive as a unit. Anong mensahe mo, Winona, sa mga kada natin na buo pa yung pamilya? Andyan pa yung kanilang nanay, andyan pa yung kanilang tatay. Isang mensahe para sa kanila na kausapin nila yung pamilya na sobrang importante na maging open kayo sa isa't isa. Kasi ma-address nyo lang yung mga problems nyo kapag nag-uusap kayo, kapag ina-acknowledge nyo na nandyan sila. At saka alamin nyo kung paano nyo ipapakita sa isa't isa na love nyo yung isa't isa. So kami, nung pandemic, nag-baking kami, gumawa kami ng sabon. So, sa aming quality time yung aming love language. So, importante yun. Spend time with your family. Kahit gano'n pa kasaglit lang yan. Ngayon, sa sobrang busy ko na rin sa pag-aaral, yung quality time namin, mapupunta na lang po kami sa palengke. Yun na po yung bonding namin. Pero, we still cherish those moments kasi that's how we show each other na we care. Mm-hmm. Huwag i-take for granted. Yes. No? Habang nandyan pa, mahalin natin, bigyan natin ng time. Gifts are important, mapapasaya natin. Pero I think the best gift we can give to our parents, yun yung time, yun yung presence na kasama sila. Tay, ito na lang. For sure, maraming makaka-relate dyan. Marami pang haligi ng tahanan yung nalulungkot kasi nawalan sila ng kasama sa buhay. Ano yung mensahe mo sa kanila, Tay? Sa ano, kung aliwa, nag-iisa ka, aliwa, sa bilang tatay na nag-iisa. Okay naman na malulungkot tayo, pero huwag natin ibuo sa kalungkutan kung hindi magtatrabaho ka para sa naiwan. Oo, para paano i-improve mo yung pamilya mo kung halimbawa kung lulugmok ka lang sa isang lugar. Mm-hmm. Wala mangyayari naman. Kasi pag ikaw mismo ang... Kung ikaw mismo yung... ayaw kumilos, lahat yung nasa baba sa'yo, wala susunod mangyari. Din tayo, eh. So we need to move forward. Masakit kasi, syempre, we're just humans, and syempre, asawa po, nanay yun, masakit mawalan. Pero kailangan nating bumangon, eh. Kailangan nating gumawa ng ibang paraan. Mayroon kasing ibang nakikita ko, pag nawala na yung partner, kung wala nang ginagawa ko, inom dito para maging sobrang masaya. Sobrang lungkot po kasi talaga. Kaya ang akin kasi, nangyari sa akin, parang naibuhos ko doon sa trabaho yung oras ko. Mm-hmm. Dahil iniisip niyo po, meron pa po kayong dalawang anak na kayang buhayin. Kailangan pag-aralin.
Tayo nakaka-proud po na kayo ay nagtatrabaho, nag-overtime para makapag-provide kina Winona at Bea. Kasi ito, nasa private itong isa eh. Ay naku, mahal yan tayo, sinasabi. Kaya talaga dapat doble kahit alam mo na Bea, ha? Nagparinig na si tatay. Kailangan daw talaga magpursige sa pag-aaral. Hindi ba? Hindi naman yun para kay tatay masaya na siya noon eh. Para din naman sa future mo, sa iyong kinabukasan. Kaya maraming salamat, salamat po sa pag-share ng inyong experience. Maraming salamat din sa pag-imbita niyo sa akin dito. Oh, thank you, tatay. Marami po kayong na-inspire. Nung marinig ko nga, ay sige, punta tayo. Baka ma-experience mo natin. Oh, thank you, tatay. Thank you po. Maraming salamat. Kasi, lagi lang ako napunta sa ganito, magde-deliver ng pagkain. Ay, ngayon tay, kayo na po ang iniinter. Asa na po ba yung mga pagkain na dinideliver? Andiyan pa po ba? Wala pa yung kitirin, sarado pa. Sayang. Thank you, tatay. Thank you, Winona, and thank you, Bea, for being so strong and share your experience with us. Iba rin po talaga magmahal ang mga tatay. Madalas ay nakikitaan natin sila ng pagkabrusko bilang haligi ng tahanan upang maging matatag at matibay ang pundasyon ng bawat pamilya. Kaya dito po sa kada umaga, saludo po kami sa lahat ng tatay tulad po ni Tatay Pedring na patuloy na lumalaban at nagtataguyod ng pamilyang minsan ay nawalan po ng liwanag. Tang, love you! Kaya mga kada, naku po, ipakita nyo ang pagmamahal sa inyong magulang. Huwag po nating i-take for granted yan. Hi, mga Kanet 25! This is Emma Tiglao. For more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net 25 social media pages at Net 25 TV and at Net 25 Entertainment Facebook page.